Totoo bang time travel? Ayon sa mga physicists, ang pag-time travel sa future ay posible at napatunayan na ito scientifically. Pero ang pag-time travel sa nakaraan, maraming balakid, maraming katanungan. Ngunit tila may mga ebidensya ng mga time travelers mula sa future ang bumisita sa ating nakaraan. At hindi natin alam kung ang ilan sa kanila ay kasama natin sa ngayon. Tingnan natin ang sinasabing mga ebidensya ng time travelers. 1950 sa New York City, isang police officer ang nag-e-examine ang katawan ng isang lalaki sa isang morgue. Sinasabing ang lalaki, lumitaw sa gitna ng Times Square, 11:15 ng gabing iyon. Ayon sa isang saksi, tulala ang lalaki, sinusundan ng tingin ng mga sasakyan. Tila noon lamang siya nakakita ng mga sasakyan. Tapos ay sinubukan tumawid ng lalaking salungat sa ilaw ng mga traffic lights, nabangga ng isang taxi at namatay. Sa kanyang bulsa, nakita ang ilang barya at pera, nasa $70, lumang banknotes. At kahit ganoon ay tila bago pa ang mga ito. Meron din siyang mga item mula sa mga negosyong hindi na nag-e-exist sa New York, gaya ng isang bill mula sa isang livery stable, isang copper token mula sa isang saloon, at isang sulat na pinadala sa kanyang address noong 1876 mula sa Philadelphia. May nakita rin business cards kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, Rudolph Fentz, at ang kanyang address sa Fifth Avenue. Ang pangalang Rudolph Fentz hindi makikita sa New York City phone book, at ang address sa Fifth Avenue ay matagal ng business address at hindi residential, at doon walang nakakakilala sa isang Rudolph Fentz. Ang kanyang fingerprints, walang kamay sa existing file, walang anumang police report ang tumugma sa itsura ng lalaki. Ang kanyang kasuotan 75 years out of date, ang kanyang sombrero mula sa isang shop na lagpas 50 years nang sarado. Nakakita naman ng isang Rudolph Fentz Jr. sa isang lumang phone book ang investigating officer, isang lalaking nasa 60 years old, 5 taon nang patay. Buhay pa ang kanyang asawa na siya nagsabing ang ama ni Fentz Jr. na wala noong 1870s. Naglakad-lakad daw ito bandang alas 10 ng gabi at hindi na muling nakita pa. Sa paghahanap ng mga lumang missing persons report, nakita ang report tungkol sa isang Rudolph Fentz. Ang kanyang kasuotan at address tumugma sa lalaking namatay sa Times Square noong 1950. Kaya't makalipas ng 75 years, na-resolve ang kaso ng nawawalang tao noong 1870s. Pero isang tanong ang hindi nasagot, ano bang nangyari kay Rudolph Fentz? 2003, inaresto ng FBI ang isang 40-year-old na lalaki, si Andrew Carson. Suspect siya sa isang trading scam. Sa loob ng 2 linggo, 126 high-risk profitable trades ang kanyang ginawa. Ang puhunang $800 naging $350 million. Di pangkaraniwan yan para sa SEC. Hindi inaasahan ng mga investigator ang paliwanag ni Carson. Sinabi niyang nag-time travel siya at nanggaling siya 250 years sa future. Daladala niya ang kanyang mga nalaman sa future tungkol sa mga high-risk at high-profit stock trades. Dahil dyan, sinabi ng SEC na maaaring nasisiraan si Carson o sadyang sinungaling lamang ito. Para sa kanila, magagawa lamang niya ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng illegal na impormasyon. Sinabi nilang mananatili siya sa kulungan hanggang sasabihin niya ang kanyang sources. Hindi naman sinabi ni Carson ang kanyang sources at nanindigan siya sa kanyang istorya. Humingi ng mas mababang sentensya si Carson. Kapalit nito ay sasabihin daw niya ang gamot sa age at lokasyon ni Osama Bin Laden. Wala rin siyang pakialam sa pera. Ibabalik daw niya ito. Gusto lamang daw niyang makabalik sa kanyang time craft at bumalik sa future. Ngunit ayaw naman niyang sabihin ang lokasyon ng craft dahil natatakot siyang mapunta ito sa mga maling kamay. Kaya't nanatili siya sa kulungan, nagset ng bail na $1,000,000, naghihintay ng trial. Walang pamilya si Carson, walang kaibigan, wala na rin pera. Ilang linggo ang lumipas, isang di kilalang lalaki ang nag-bail sa kanya. Sino kaya ang lalaking ito? Walang nakakaalam. Dahil ang misteryosong lalaki at si Carson, hindi na muling nakita pa. Dagdag sa misteryo ang kawalan ng records ng isang Andrew Carson,
bago pa man siya mahuli. 1995, boxing match ni Mike Tyson at Peter McNeely. 89 seconds ang itinagal ng laban. Hininto ito pagkatapos man-knockdown si McNeely ng 2 beses. Pero ang nakakagulat sa match na ito ay hindi nangyari sa loob ng ring. Sa isang footage, makikita ang isa sa mga audience na tila may hawak ng smartphone ilang taon bago pa man ito maimbento. Ang kulay puting bagay na ito, tila parehas ang design ng mga makabagong smartphone kung saan nasa top left corner ang camera lens. May mga camcorder sa man na noong 90s pero malaki ang mga ito kumpara sa hawak ng taong ito. Marami nagsasabing tila iPhone ito o Samsung Galaxy, ngunit wala pang ganoong smartphone na mga panahong iyon. Time traveler kaya ang taong ito? Kilala ang litratong ito bilang the time traveling hipster. Mula ito sa Bralorn Pioneer Museum sa British Columbia. Kinuna noong 1940 sa muling pagbubukas ng South Fork Bridge sa Canada. Sa unang tingin tila normal naman ang lahat. Mga lalaki naka-jacket, kurbata, nakasombrero, mga babae bonnets at overcoat. Hanggang sa makita mong lalaking ito, moderno ang gupit, sunglasses at graphic ang t-shirt. At anong hawak niya? Tila maliit ito para sa isang kamera noong 1940s. Kaya't sino kaya ang lalaking ito? Saan siya nanggaling? Sa future ba? 2010 binilabas na isang video, ang Chaplin's Time Traveler, na i-upload ito sa YouTube. Bonus material ito mula sa DVD ni Charlie Chaplin mula sa pelikulang Circus noong 1928. Sa isang punto makikita ang isang babae na may hawak-hawak na isang bagay malapit sa kanyang tenga. At kung susuriin tila may kausap ito sa maliit na itim na device na kanyang hawak-hawak. Kaya't ano kaya ito? Wala pang cellphone tower, wala pang satellite. At sinong kausap niya? Footage ito noong 1938 kung saan makikita mga taong palabas ng DuPont Factory. Sa gitna makikita ang isang babae, tila may kausap gamit ang isang cellphone. Cellphone na naman? Sino na naman ang kausap niya? Ang mga out of place technology, hindi lamang makikita sa mga videos at lumang litrato. Makikita rin ito sa mga art na ginawa hundreds or even thousands of years ago. Sa isang Spanish city ang Salamanca, makikita ang isang cathedral. Itinayo noong 1102. Ang mga carvings, typical para sa isang 12th century building, mga baging at dahon, gargoyles at demons. Pero ano to? Tila modern astronaut, naka-spacesuit. At hindi lang basta random na spacesuit, tugma ito sa Apollo 11 spacesuit, sinuot ni Buzz Aldrin. Ang helmet, backpack, at umbilical cord, parehas. Pati ang boots may malalalim na guhit, yan ang ginamit para i-explore ang moon. Tila lumulutang din ang posisyon nito, para nag-spacewalk. Talaga namang kamangha-mangha mga istoryang ito. Pero totoo ba mga ito? Ang kaso ni Rudolph Fentz, matagal ng urban legend noon pang 1970s o maaaring mas matagal pa. Isang folklorist na si Chris Obeck ang nag-imbisiga sa istorya na laman niyang nanggaling ito sa isang science fiction book, ang A Voice from the Gallery noong 1953, na kinopya naman mula sa isang kwento sa I'm Scared, isang short story ni Jack Finney noong 1951. Ang kaso naman ni Andrew Carson, galing sa isang fictional piece sa Weekly World News, isang satirical newspaper. Di kalaunan ay inulit ito ng Yahoo News kung saan tila hindi nakita ang pagiging fiction ng istorya. Di nagtagal inireport na rin ito ng ilang dyaryo at mga magazine bilang totoo at hindi na fiction. Kumalat, maraming naniwala. Sa boxing match naman ni Tyson, kahit mukhang modern smartphone ito, maaaring maliit na handheld camera ito na available naman ng mga panahong iyon. Marami nagsasabing similar ito sa Casio QV10, Casio QV100, o Logitech Photoman. Pero anong sa tingin mo? Sa litrato naman ito, ang pagiging time traveler ng lalaki ay nakadepende sa tatlong bagay. Ang logo t-shirt, ang camera, at ang salamin. Pero ang lahat ng items na ito meron na noong 1940s. Montreal Maroons embroidered jersey daw ang kanyang suot
isang hockey team na naglaro sa NHL mula 1924 hanggang 1938. Ang glasses na may protective shade, bagamat bihira ay available na ito, unang lumabas noong 1920s. Ang camera, bagamat maliit ito para sa panahong iyon, nag-i-exist na ito. Nakapaglabas na ang Kodak ng parehas na sukat ng camera mula pa noong 1938. Ang babae sa Chaplin video, sinasabing gumagamit ng sinaunang hearing aid, ngunit hindi ko alam kung bakit siya nagsasalita nang wala namang kausap. Kausap ba niya ang sarili niya? Anong sa tingin mo diyan? Sa DuPont video naman, nang mag-viral ang video, may isang pamilya na nagsabing si Gertrude Jones daw ito. Nagtatrabaho sa DuPont. Gumagamit daw siya ng experimental wireless telephone na dinevelop ng kumpanya. Pero katakataka pa rin ang sukat nito. Ang mga sinaunang cellphone kasi, malalaki. Kaya ang videong ito, kinunan bago pa man ng World War II. Ibig sabihin ba ay may kakayahan na tayong gumawa ng ganoong kaliit na baterya noong panahon na yon? Anong sa tingin mo? Pero paano naman ang astronaut sa katedral? Totoong nag-i-exist ang sculpture. Ni-renovate at ni-restore ang katedral noong 1992. Ang artist, nagdagdag ng ilang modernong bagay sa katedral. Kasama dyan ang astronaut. Bakit nga ba gusto natin maging totoo ang mga istoryang ito? Bakit tila obses ang tao sa time travel? Ito'y dahil importante sa atin ang oras. Ang buhay natin hawak ng oras. Nauubos kasi ito. Sinasabing time is money, pero hindi ito totoo. Mas importante ang oras kaysa sa pera. Ang pera pwedeng kitain, maubos at kitain muli. Ang oras, kapag lumipas, hindi na may babalik. Ganyan ka-importante ang oras. Kaya gamitin mo ng tama. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.